ano ba yung klase ng business na pinasok or ng investment na pinasok ninyo at magkano or at kung ano yung ipinangako sa inyo? Sir, actually po, iba-iba po kasi yung ipinangako sa amin. Ang GCash investment po, ano po siya, regarding po siya sa mga cash in, cash out, pay bills. So kapag nagpapa-cash in, cash out po tayo, meron pong patong. Yun po yung nagiging pondo yung mga ibinigay naming pera and then yung mga tinutubo po na ipinapatong niya sa cash in, cash out, yun po yung nagiging interest ng pera, sir. Tama ba yung pagkakaintindi ko? Si Jay Sadel po ay nag-o-offer ng serbisyo niya para sa cash in, cash out. Yes, ng isang financial application. Kayo yung nagbigay ng nag-contribute ng pondo para magawa niya yung ganung klase ng serbisyo. Yes, sir. Kumbaga, so yung pinagbabayad niya sa mga siguro mga pay bills options, mga ganyan, yung load or send money. Yes, sir. Pera niyo yon. Yes, sir. At alam niya na tinanggap niya yung perang yon for that purpose. Yes, sir. Okay, at alam din niya may obligasyon siya. Siyempre, kikita kayo doon eh. Kikita siya doon na dapat yung... meron din siyang meron din kayong matatanggap. Yes, sir. Actually, sir, may kasunduan pa po 'yun. Okay, so anong nangyari ngayon? Hindi po natupad, sir, yung sinasabi niyang for every 5,500 pesos. Pero hindi naman po kasi kami, hindi po kami after sa tubo. Ang amin lang po is basta umikot lang po yung pera namin. So kung magkano lang po yung gusto niyang ibigay sa amin, tinatanggap lang din po namin. Ang nagiging payout po is every 5th of the month. Okay. Pero first to third month po, okay. Pero after po noon, mga ilang buwan po, hindi na po siya nagbibigay ng tubo. Pero hinahayaan lang po namin kasi at the same time, ito pong tao na ito ay kaibigan din po namin. Magkano? No? Sabi nyo, magkano lahat-lahat nung nakuha niya sa inyo? Siya muna, sir. Nasa 100K po yung sa akin. 100K? Yes po. Laki naman nung pinuha ng mga kasi to. Sa, ano, sa mga palwagan. Okay. Mga ma'am, kayo naman, magkano? Ako, sir, nasa 30K pero 26 na lang ngayon. Ah, kasi may nabigay naman siya. Opo. Kayo po? 20K po. 20 at ma'am? Sa akin po, 45. Pero 40 na lang po kasi napilit ko po siyang magbigay ng 5K. Okay. At ma'am, kayo po? 23K po. 23. No, so malaki-laki rin pala, Shari. Jay Sadel? Yes po. Okay, Jay Sadel, narinig mo naman, no? Yung inireklamo ngayon ng inyong katrabaho. Una sa lahat, ang tanong ko, Jay Sadel, asan yung pera? Nakapautang po yung iba. Ah, napautang mo. Okay. Opo, kasi nagbi-bills payment po kasi ako dati. Hindi naman po maiiwasan kasi sa mga negosyo na may utang naman po talaga. Kasi po, sir, mga month of, parang 2023, mga ganun po. Parang mga January, mga ganun. Nung time po kasi na yun, hindi pa masyadong sikat yung GCash nung time na yun. So, ako po sa sarili ko, nagka-cash in, cash out ako, bills payment. Pero ako lang po mag-isa nung time na yun. Siyempre ako lang po mag-isa, tapos mga magtutropa kami, mga magkakaibigan kami. Tapos yung isang member namin dyan, nagsabi sa akin na baka pwedeng sumama, makisali po. Nung time po na yon. Tapos di, syempre ako naman po, gusto ko rin naman po ng extra income nung time na yon. Di, sinama ko sila. Nung time po na yon, maliliit lang po yung pera nila. Parang 5,000, 10,000, ganun lang. Kasi nag-i-start pa lang naman okay. po kami. Okay. Nung time na yon. Kaming tatlo lang po yung magkasama nung time na yon. Okay naman po yung flow namin. Kasi kumikita naman po kaming malaki, kaming tatlo. Tapos ngayon, di, mga kwento-kwento na po. Hanggang sa, yung iba po, gusto na rin pong sumama nung time na yon. Bilisan mo yung kwento mo, Jay Sadel, kasi ang issue lang naman dito is asan yung pera? Ba't wala ka nang maibalik sa kanila? Opo, kasi sir, syempre po, ako po bumuo ng negosyo. Diba? May mali po ako kasi dapat lahat ng transaction, lahat ng kung anong nangyayari, sinabi ko sa kanila. Hindi ko rin naman po kasi sukat akalain na darating dun sa point na kahit ako malulugi rin. Hinaharap ko naman sila, pumupunta sila dito, nakikipag-usap naman po ako. Paano ka malulugi dun? Eh kumbaga kung cash in, cash out, di ba, tatanggapin mo yung pera, okay, itatransfer mo sa kanila, dun sa account, GCash account nila, so paano ka malulugi dun eh, may natanggap ka na? Yes sir, exactly. Minsan po kasi, at ano yung expenses mo dyan? Meron time na, nagtayo ka pa ng sarili mong store para lang mag-cash in, cash out, ganun? Wala po siyang physical store, sa bahay ganito, lang po. Sir, halimbawa po, may magsasabi po sa akin, pabayad ng ganito, pabayad ng ganyan, babayaran na lang sa sahod. Ang nangyayari naman po minsan, bibigyan lang ako sa sahod, kalahati, ganun. Eh ako po kasi yung tipo ng tao, sir, kahit po itanong mo sa kanila, kahit kanino, sir, hindi naman po ako yung tipo ng tao na
pipilitin kitang magbayad. Ganun. Pero ma'am, lumaki na po siya ng lumaki ng lumaki. Pero, i-remind lang kita, Jay Sadel, kanina sinabi mo kanina parang napautang. Yes, sir. Sa lahat, wala po siyang sinabi na may pinautang. Yes, sir. Napautang, diba? Narinig niyo ba yung kanina? Yes, sir. Yan din po yung sinasabi niya sa amin. Actually, sir, bilang kasosyo, kung talagang itinuturing niya kami na kasosyo niya sa isang negosyo, kagaya ng sabi niya, transparency, hindi po niya yan sinabi sa amin na ipauutang niya ang pera, wala po siyang ibinanggit, at hindi po 2023 yan nangyari dahil 2022 po yan. Ngayon pong kinukuha na namin yung pera namin, sir, ang sinasabi niya sa amin, hindi daw po makuha ang pera. Kasi dahil daw po, nakadeposit daw po sa pera nila ng asawa niya na nagtratrabaho daw po sa munisipyo. Yun po ang sinasabi niya sa amin. Jay Sadel, yung pera ba ay nakadeposit? Wala na po, sir. Wala na. Kasi sir, may pinasukan po akong parang isang group nung time na yun. Yun po yung sinasabi ko na mali talaga ako bakit hindi ko sinabi sa kanila. Talagang pagkakamali ko po talaga yun. Na bakit hindi ko sinabi. Okay. Dapat sinabi ko sila kasi magkakasama po kami. Jay Sadel, ha? Hindi sige. Ko naman po kasi sukat akalain din na darating po sa point na ganito. Pero kasi sabi mo sa amin na dati, sana sa anytime point, na pwede namin kunin hindi yung ko pera, gagawin ibibigay yung mga bagay niya. Na ganun. Okay. Jay Sadel, eto ha, kasi malaking amount din yung involved dito. Okay? Apo. So, etong mga katrabaho mo, lumapit sa amin, ang gusto lang naman talaga ng mga to ay may balik. May balik. Yes, yung sir. Pera. Okay. Ano ang may offer mo sa mga limang to? Okay? Kasi meron silang mga hinahabol sa'yo. Ano man lang masasabi mo? Sir, add lang po ah. Marami kami. Sir, ano kami pa kayo? Yes, sir. Yung iba po kasi wala dito. Wala pa po sila dito. Kasi. Actually, sir, nasa... 91,000. Yes, sir. Lahat po. Yes, sir. Meron po kaming kasunduan yan sa barangay, pati po yung kasunduan namin sa bahay nila. Actually, sir, kaya na kami dumiretso dito, sir, kasi po hindi na po siya nakikipag-cooperate sa amin. Lagi niya po sinasabi sa amin na wala naman daw po nakukulong sa utang, na kapag ikinasa daw po namin siya, ay aabutin po yan ng ilang taon, at nalaman din po namin na siya po ay nagbabalak na umalis ng Pilipinas nito pong mga susunod pa po na buwan. Hindi lang po namin alam. Kaya po nag-agad-agad na po kaming pumunta sa inyo. Kasi okay. Po wala po siyang so, sinabi wala. Sa amin okay. Na may balak may po siyang siya ganyan. Ngayon, hindi na kayo maniniwala. Hindi na po. Ah. Okay, so at least malinaw tayo, mapapabilis to, Shari. Sabi niyo kanina, meron kayo naging kasunduan. Yes, sir. At hindi naman utang. Yes, sir. Una po sa lahat, hindi po utang. Okay. Pero hindi niya pwedeng sabihin na wala nakukulong sa utang kasi it appears na hindi naman utang yung transaction. Yes, sir. Okay, so doon pa lang mali na siya. Yes, sir. Okay. Pangalawa, ang sinasabi niya, na mapapatagal to, aabutin ng ilang taon. Yes, sir. Baka hindi niya kasi alam yung tinatawag na small claims court. Yes, okay? Sir. Yung reklamo ninyo, pwede niyong i-file yan sa small claims court. In fact, hindi na nga kailangan ng abogado dun eh, sa small claims court. Papel yan. Sir. Paper submissions lang yan. De-desisyonan agad po yan ng korte. Okay? Mabilis lang po yun. Okay? Ginawa po yan ng Supreme Court dahil nga nire-recognize ng Supreme Court na madaming mga nagiging mayabang na masamang loob dahil alam nila na mapapatagal pa. Baka susuko na lang itong mga nabiktima ko yes, na to. Yes, sir. So, yun ang isa sa mga records natin. Ako yes. Po, sir, minsan nakakapagbitaw ako ng hindi magandang salita. Pero yung po, nasasabi ko lang po, dala rin lang po ng sama ng loob dahil sa mga kwento na naririnig ko. No. Alam ko naman po sa sarili ko na may mali ako, pero hindi naman po ako masamang tao na ganun. Ma'am Jay Sadel, so in short, ma'am, kailan po maibibigay, ma'am, yung kakulangan po sa kanila, ma'am? Kasi para masamahan po ng staff po ni Senator Rafi, kailan po, ma'am, kailan po ibibigay? Nakikinig po kami ngayon, ma'am, dito. Ang hiningi po namin nun sa kanila hanggang Mayo. Hindi tagal po. Yun, ma'am, hindi pa payo si Senator Rafi niyan, Shari. At tagal! Sir, pasabihin ko lang po, sabihin ko lang po. May April last 2023, nagsasabi na po kaming kukunin na po yung pera namin. Pinangakoan niya po kami by June. Hindi po siya tumupad. Pero dahil kaibigan po ang turing namin sa kanya, pumayag kami hanggang December 29. Pagdating ng December 29, ang sabi niya po, naka-time deposit ang pera. Hindi pwedeng i-withdraw. Hinihingian namin siya ng certificate of time deposit. Wala siyang maipakita. Sharia, para lang maging malinaw, no? Yung small claims court, yun yung civil aspect.
Okay, para mabayaran, may balik na sa inyo yung pera. Okay? Pag-aaralan natin, no? Yung mga naging kasunduan ninyo, ano yung mga pinangako niya sa inyo? Okay, kung may nangyari talagang panloloko, tingnan natin baka pumasa din 'yan na criminal ano, may criminal liability. Yes, sir. Okay? Kasi kung kasi parang napapansin ko ah, yung demeanor nitong si Ma'am Jaisa del Season, parang wala siyang pakialam eh. Yes, sir. Parang ganito. Nakakaawa naman. Okay, itong limang nasa studio natin at yung mga iba pa nilang mga kasama. Okay? Hindi pwede, no? Hindi pwede, no? Pag-aaralan po natin kung maaari, ano pang ibang mga liabilities ni Jaisa del, no? Kasi, at bukod pa dyan, sabi nyo, parang tatakasan na yun, maging ibang bansa na. Yes, sir. May nalaman po kasi kami lately, sir, na aalis daw po siya ng ibang bansa. Ayun. Sige po, ma'am, no? So yun po, no, yun muna yung mga recourses na meron tayo ngayon for now kasi wala rin naman tayong makukuha from Ma'am Jaisa del at kung mangako siya parang hindi na rin naman matutupad. Yes, sir. Okay? Pero inamin naman niya, yun ang mahalaga. Okay? Mm-hmm. So yun na lang po muna, Shari, no? And we will evaluate kung ano yung dapat, no? Or pag-desisyon na nila later, ano yung course of action na gugustuhin nilang gawin.